What was the hardest decision you ever had to make? Ang magpatuli. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Arn Palencia and you're watching Arn TV na. Do a dee dum dee do ganner. Kamusta kayo? Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please do so by clicking the subscribe button sa baba and i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga chika, ganern. So gusto ko muna kayong pasalamatan sa pagtangkilik sa aking season 1 and 2 ng Earnething Under the Sun. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa season 3 kasi marami pang questions na natira. At gusto ko pa rin magbigay ng kahit papaano konting aliw at kaligayahan sa ating mga Arnians gaya ninyo. So ano bang bago ngayon? Ayan, may bago akong tigyaw at nakakainis, charot. At ang taba-taba ako na talaga, my gosh! Pero okay lang kasi pag tumataba ka, may masasabi sila. Pag pumayat ka naman, may masasabi pa rin sila. Sasabihin nila, wala kang makain, diba? So, ayaw mo yung mga bashers na yun. Mind your own business na lang. Ang mahalaga, we are happy, ganern! Kaya ituloy-tuloy na natin itong papremyo natin. So, like in the past, sasagot ako ng inyong mga questions. So, feeling ko meron dito mga around 10 to 14 questions. So, sasagutin ko siya. At the end of this video, bubunot ako ng isa. Yes, isa. Na mananalo ng 500 pesos! Di na masama, di ba? Kaya support-support lang kayo. Patuloy kayong manood. Okay, simulan na natin. Ito yung mga questions ko. Bunutin na natin siya isa-isa. Ang ating first question ay from Duquesa Villalino. Ito ang kanyang tanong. If you'll be asked to choose between self-love and romantic love, what will you choose? Sa akin, syempre self-love. Kasi diba, for others to love you, you must learn to love yourself first. Kasi diba, ganun yun. Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo, matanggap mo yung kahinaan mo, ma-appreciate mo yung kalakasan mo, so that pagtanggap mo na at kilala mo na yung sarili mo, di ba? Hindi na mahihirapan yung iba na intindihin ka or mas makilala ka pa ng lubusan. Ganon! Kaya self-love tayo. Okay, next question. Michael Velonza, sa nangyayari sa buhay mo ngayon, ano na lang ba ang kulang para mabuo ang pagkatao mo at bakit? Huday. Hindi, chok. Ang kulang na lang po sa akin. Lahat naman tayo, di ba? Ang hinahanap na lang naman natin is true love. Feeling ko yun na lang ang kulang sa akin para mabuo na ako. Although feeling ko naman, hindi naman kulang yung pagkatao ko. But anyway, yeah. To answer your question, true love. Kailan ka ba darating? Please! Next question is from Jello Bagisa. Ano po yung tatlong habits nyo na nakapagpa-improve sa sarili nyo? Ay, this is a challenging question that needs a serious answer. Okay, feeling ko first, prayer. Kasi alam mo, walang imposible sa pagdarasal. Mukha lang po talaga akong demonyo, masama ugali, pero marunong po ako magdasal. In prayers, you'll never be wrong. Tama ba yung sinabi ko? Anyway, basta ganun. Second is, ano pa ba? Pagiging masayahin. Diba kasi, when you're too positive, masaya ka lang, ganyan, mas madaling tanggapin yung mga bagay-bagay, mas madaling i-deal. Parang hindi ka masyadong nahihirapan kasi walang lugar yung kalungkutan sa puso mo, ganyan. So, try to be positive always. So, prayers, being positive. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang habits ko? Pananood ng series. What? Kasi alam yung panood ng series, bukod sa matututo ka na kahit papanong magkaroon ng confidence, matututo ka magsalita ng other language like Nihongo, Korean, yung mga basic language nila, lalong-lalo na yung English, ganyan. Diba? Mag-sample nga tayo, kunwari sa Japan. Hajime mashite watashi wa dozo yoroshiku. Ganern! O pag Thailand, ano ba? Kapkun ka!
Sawadee ka! Ganon! Pag Korea naman, kamsahamnida! Ano pa ba? Saranghae! Mga ganun ba, diba? So, from that, nadadala mo siya sa buhay mo, na-apply mo siya, natututo kang makipag-converse sa tao, natututo ka in a way na maging confident, tapos, syempre, natututo ka ng konting language nila, lalo na yung English, because it is the international language, ganun. Ang dami ka nang sinasabi, sana naiintindihan mo ang aking sabi. Next question, from Kiara Marilia. Ito po ang kanyang tanong. Kung ikaw ay makakaimbento ng gamot sa COVID-19, sa Pilipinas mo ba unang ipapatrial or sa SG? Sa Singapore, kasi andito ako eh. Feeling ko bago siya makalusot ng Pilipinas, matutuklasan na agad nila yon. So, Singapore. Then eventually, syempre, gagamitin din naman siya sa Pilipinas. Ganun! Next question is from Yel Yel. Ano ang special skills mo at madami kang napapasayang tao? Special skills? Ano ang special skills? Parang wala naman ang special skills. Pakikipagkapwa tao. Is that a skill? People skill? Ganun. Alam mo kasi, diba, pag marunong ka makipagkapwa tao, parang people will love you back. People will appreciate you. Ganun. Kasi, diba, ayaw natin ang issue sa buhay, diba? So, diba, yung magaan lang, makipag-friends ka sa tao, ganun. Yung maging approachable ka, diba, friendly, yan. Next question, from Grace Cubs. Kung ikaw ang papipiliin, anong pipiliin mo? Talino o ganda? At bakit? Alam mo, kung nasa Miss, yung mga beauty contest o kaya Miss Q&A, ang isasagot ko talino, but dahil wala naman ako doon, magiging honest ako, ang pipiliin ko na lang is ganda. Kasi hindi ako maganda, wala ako yun, kaya gusto kong maging maganda. Charot! Hindi kasi, diba, parang ngayon, parang ang daming matatalino, lalo na ngayon, diba, sa mga current events, sa mga nagaganap sa ating bansa, sa buong mundo, ang daming matatalino, pero nakakalimutan na nila ang totoong pagiging mabait, ang pagiging makatao, diba? So, ako, ganda na lang, at least, hindi man ako matalino, sakto lang, diba? At least maganda ako. O, tapos, pwede naman akong mag-asawa ng foreigner, diba? Practical. Gamitin mo yung ganda para umunlad yung buhay mo. Ganun! Kung ano-ano na lang. Pero yes, doon tayo sa ipanalo naman natin ang ganda. Hindi na lang laging matalino, diba? Daig ng madiskarte ang matalino. That's true. Next question is from Michi Bokiren. Sino ang una mong naging kahalikan bukod sa nanay mo? Meron po akong girlfriend noon. And that is true. So kung sino man siya, isearch nyo. Pero nagkaroon po ako ng girlfriend noon, maniwala man kayo o hindi. So siya yung first kiss ko. Ha? Wow! Kinilig. Tamis unang halik. Okay, next question is from Aljun Enrera. Halimbawa, nasa bangka kayong tatlo ng kaaway mo. E pareha silang di marunong lumangoy. At ito'y lumubog sa dagat. Malamang wala kang pipiliin sa dalawa. Bahala sila malunod? Is it true or false? True! Bakit ko naman sila sasagipin? Hindi rin ako marunong lumangoy. Yes. So, unahin ko po muna yung sarili ko, diba? Tama naman. Diba nga? Love yourself first. Next question is from Lauren Palencia. Hello, bro. I-follow nyo po yung page ng Mind Free Clothing. Very soon, mag-open na po yan. Bakit mas pinili mo mag-work sa malayo kahit mapalayo ka sa mga mahal mo at nagpapasaya sa'yo sa buhay like family and friends mo? Napakadami. Bakit bigla akong nalungkot sa question mo, bro? Ano ba? Alam mo, bakit ko siya mas pinili? Actually, hindi ko siya pinili. Feeling ko pinili ito ni God. Because I believe that God always has a better plan. And then everything happens for a reason. So, kailangan lang nating let's go with the flow. Kasi alam niya kung ano yung nakakabuti para sa akin. At dito niya ako dinala. And I'm so grateful with that. Thank you, Lord. Mama Mary loves you. Next question is from Jack Japone. Kung i-rewind ni Lord ang buhay mo, anong mas pipiliin mo, maging tunay na lalaki or Becky pa din? Ha? Alam mo,
gusto ko sanang makatikim ng babae. Char! Char! Pero mas feeling ko pa rin kung maging Becky. Para sa akin, hindi po kabawasan ang pagiging bakla namin. Mas nadagdagan pa nga siya, to be honest, kasi diba kaya namin gawin ang ginagawa ng lalaki at kaya namin gawin ang ginagawa ng babae. And aminin po natin, diba, minsan, gay is one of the most, how do you say, creative and intelligent people in the world. Ganyan, marami po kaming kayang gawin. Kaya irespeto natin ang mga members ng LGBTQI. Kemerut. Thank you. Next question is from Shea Briney. Have you ever been unfaithful to God? How and why? Nakakatakot naman to. Bago natin sagutin ang katanungan na ito sa ngalan ng Ama. Ang ganda na lang. Hindi ako naging unfaithful kay God. Marami akong nagawang kasalanan at pagkukulang sa Kanya. Pero hindi yun rason para masabi kong naging unfaithful ako sa Kanya. Kasi siya pa rin, siya lang naman yung Diyos ko na kinikilala. At pinagsasalamatan, pinupuri at minamahal. Amen! Power! Ganon! Next question. From Michael Carandang. What was the hardest decision you ever had to make? Ang magpatuloy. The joke lang. Pero ang hirap nyo, no? Diba? Kasi yung mga time na yun, in transition na ako. Anyway. But seriously, ang pinaka-hardest decision ko is yung pagiging OFW. Kasi syempre, inisip ko, winay ko talaga yung mga bagay-bagay. Kung gagawin ko ba ito, ano yung magiging nangyayari? Kung hindi ko ito gagawin, paano ng aking pamilya? Alam mo, laging sa decision ko sa buhay, laging sinaasaalang-alang ko yung family ko. Yes, kasi kung sarili ko lang naman, kaya ko mag-desisyon. Dahil hindi na ako masaya dito, kaya ko namang umuwi anytime. Pero dahil kailangan kong mag-provide for my family and to help them, yes. Ako pa isang makabagong bayani, gaya ng ibang OFW. Kaya nagtitiis ako at nagsasakripisyo dito sa malayo para sa aking pamilya. Ayan, kamusta kayo dyan mga Palencia family and Rera family and all the families in the world here. That's it. Next question is from Grace Cavaliera. This is my cousin. Hello. Kung kailangan niyo ng mga cakes dyan, just contact Miss Grace of Kawaii Cakes. Next question. Naniniwala ka ba talaga sa kasabihan na pagswerte sa career, malas sa pag-ibig at pagswerte sa pag-ibig, malas sa career? Hindi ako naniniwala dito kasi alam mo, it's just a matter of ano ba? Time management. Parang ganun, di ba? Kasi kaya mo naman pagsabayin eh, kung magaling ka sa career. Tapos, di ba, mayroon kang supportive na boyfriend or girlfriend, edi, ikaw na, di ba? Ang swerte-swerte mo kung meron kang jowa na maiintindihan yung parang ginagawa mo at supportive sa'yo. Kasi, doon palang masusukat mo na mahal ka ng partner mo kung supportive siya sa ginagawa mo, di ba? Kung hindi siya supportive, ay, die. Toxic yan, iwan yan. Kasi, di ba, dapat ang pinaplano nyo bilang partner is yung future ninyo. So, dapat nga masaya siya at swerte siya na meron siyang hardworking na and career-driven na ano partner. Yun yun. Kaya hindi yan totoo. Kung malas ka dahil tamad ka. Diba? Pero kung dahil masipag ka at meron kang ambisyon, meron kang pangarap para sa pamilya at totoong nagmamahal ka at busilak ang iyong puso, well, kaya mong i-achieve lahat yun. Hi, last question is from Dindo Abutan. This is his question. This is parang barok mo. Arban dapat. This is his question. Tama naman. What? Ah, this is her because this is Dindo. Charot. Okay. What will be your epitaph? Epitaph? Tabang correct. Epitaph. Say. Yung parang ano daw. Yung pag namatay ka, di ba meron kang epitaph? What? Sa libingan. Siguro sa akin, ano, always stay amazing. This is Arn, now signing off. Di ba okay naman? Pero yung talagang question, grabe ang hard. Anyway, so ayan, nasagot ko po ang inyong mga tanong. So ilan to? 1, 2, pakita natin sa screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13, ay hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ito pa ay 14 questions na tinanong ng 14 na katao. Ngayon po, itutupi ko po siya isa-isa. Yan, baka sabi, kailangan makita nyo para evidence na tinutupi ko. 1. Ay, gaganon ko na lang kasi sayang oras. Kailangan ko magmadali ngayon kasi ang dami nagre-reklamang haba-haba doon ng vlog ko. Ay, ang boring naman. Tapos pasensya na kayo. Medyo mahina pa rin yung audio ko. Don't worry. Bumili na po ako ng ating wireless microphone. So, sa mga susunod ko na vlog, medyo malakas na. Kaya pag-tsagaan nyo na lang po muna. Okay? So, ayan. So, 1. Ayan ah. Ilalagay ko po siya. 1. 2. Ayan. 3. Mano-mano tayo ngayon kasi mga mano tayo. 4, 5, Thais, 7, 8, ando, 9, Gis, 11, 12, 13, 14. Ayan, so 14 po na questions ay nandito na po sa ating mahiwagang Kemerut. Aalugin ko na po siya. Ayan na. So, kahit naman po hindi siya maalog, oo, alam ko po na yung iba, hindi mo mapupunta sa ilalim. Pero, diba, to be fair din naman, hindi ko naman nakita na yung mga pangalan ng mga huli kung sino po yung una kong nilagay or huli, diba? So, this is really a game of chance. So, wag na po tayong magdamdam at magtampo. And lahat naman po tayo, diba, nagtanong lang din naman, nag-enjoy. And bonus na lang po yun na may mananalo ng 500 pesos! Eto na! Parang iba. Okay, there. Ay, nabunot na po tayo. Kitang-kita nyo naman po, ah. O, oh, ipikit pa po ako. Pabubunot na po ako. Eto na po. Eto na po. Siya po ang nabunot ko. Congratulations kung sino ka man nanalo ka ng 500 pesos. Eto na. Congratulations, Kiara Marilia. Yes naman. Ayan. Ito pa ba? Ito parang ang blurred, no? Anyway. Bahala ka. Basta ayan. Itong question na to ay galing kay Kiara Marilia. Uy, uy. Asan ka na ba? Ayan. Ayan. Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos! Ayan. At dahil nag-enjoy pa po ako sa ating mga Q&A, itutuloy-tuloy ko po itong anything under the sun hanggat nagsasend in po kayo ng questions. So magkita-kits po tayo sa aking susunod na vlog and I promise you na medyo malakas na po ang kanyang audio. So sa mga friends nyo po na hindi pa subscribe, sabihin nyo mag-subscribe na para mas dumami tayo at mas maging masaya tayo, diba? Masaya na tayo, may chance ka pang manalo ng mga prizes, ganun! Tapos, i-click nyo na rin po yung notification bells para updated kayo sa aking mga bagong post na video. Again, my name is Arn Palencia and thank you for watching Arn TV na! Bye-bye! Thank you! Stay home, stay safe, and stay Arn-mazing!